resources niya from other people. Liwanag po? Yes. So, that's the key point in this kind of business. You should know how to leverage your time, efforts, and skills through other people. Kaya nga sabi ni John Paul Getty, I'd rather earn 1% out of the effort of 100 people than earn 100% out of my own single effort. Diba na po? Mas gugustuhin ko, piso na lang ang kita ko. Kung isang daan tao lang magkatrabaho sa akin. Kesa namang isang daan ang kita ko, ako lang lahat mag-isa ang magkatrabaho nito. Kasi pag ako namatay, nagkasakit, hindi ako nagtrabaho ng araw na yun, may 99 pesos pa rin akong kita. Samantala kung ako'y natitok, nagkasakit, nabaldado, buhok niya ako dito. Yes. Diba na po? Yes. So, ito po yung leveraging na tinatawag. Clear? Yes. Alright. In employment, para tayong may pattern na nabubuo na hindi nagpapayaman sa atin. Kasi may trabaho pa nga, pagod na pagod ka. Kala nyo ba kasi masapagod, productive? Hindi totoo yun. Maraming pagod, hindi productive. Yes. Tama ba yan? Hindi pa rin napagod ka, productive ka na. Ang tanong, after mo mapagod, magkano yung pumasok? Tama ba yan? Eh problema, magkano ba mapasok pag gano'ng smell ko pa? Diba sabi nga namin, kadalasan pag lagi ng payslip, slip na lang. Wala naman talaga ang pay. Tama ba yan? Oh. Tapos mas malaki pa, ito sweldo ko, ito gastos ko. Pati mas malaki pa yung gastos ko, kaya ang utang ako na eh. Kaya ito'y nagiging cycle ng buhay mo. Diba? Kaya yung sinasabi lang rat race, you are in a rat race. Takuan na takuan. Alam niyo yung dagalan takuan na takuan sa hawla niyan? Kahit napagod, wala pa rin natin. Kasi even if you finish the race, you're still a rat. Kaya nga, rat race. Tama ba yan? Oh. Yung empleyado daw, tsaka self-employed, according to Robert Kiyosaki, yung kanyang EBSI quadrant, okay, you will die poor. Hindi kaya yaman talaga. There's a very slim of chance for you to become rich if you are in the left quadrant. Sino yung nasa left quadrant? The E and the S. Who are the E and the S? The employee and the self-employed. So, self-explanatory, these are the example of mga employees, ito example ng mga self-employed. Imagine nyo, you will be shocked. Even doctors, engineers, hindi naman lang talaga yung mayaman. Do you know a doctor na hindi mayaman? Hello? Yes. Do you know a lawyer na hindi mayaman? Yes. Yes! Marami yan! Hello? Yes. Kasi para kang mayaman bilang doktor, dapat may kliyente ka. O kaya nasa klinik ka. Kung wala ka sa klinik, wala ka makita. Para kang mayaman na lawyer, dapat may kliyente kang big time. At dapat papanalo mo yung kaso. Pag di mo lang panalo yung kaso, wala ka pa rin. So kahit lawyer ka eh, kaso mo lang, buti tabla, talo, ito wala rin. Tama ba yun? Yes. Hello? Eh tanong, hindi ikaw lang bang lawyer? Eh daming lawyer nag-marmate. Eh daming doktor na tulad ko rin. Hindi na yun sa St. Luke's, yung medical arts building. Saan katuta ka mga doktor to? Nag-uunahan sa pasyente. Tama ba yun? Hello? Ang mayaman, yung nasa right quadrant. These are the boss or the business owner. When you say business owner, ito yung mga 500 employees pataas. Okay, so kung simply yung negosyo lang pasok mo, self-employed ka pa rin. Kasi meron kang 50 empleyado, you're still under the self-employed. Liwanag? These are big-time business people. I are the investors. Okay, so ano malaking pagkakaiba na ito mga ito? Sa ENS, it's the people that work for the money. But if you're in the BNI, it's the people that work for you. Ang mas matindi dito sa investment, it's the money that works for you. Alam mo yan? So, let's say about inventory. Asan kayo na yun? Honestly speaking, I'm sure 95% of us are still in the ENS. If you're in the ENS, accept the reality. Nandiyan ako talaga ngayon eh. So what must I do? Simple. Have an objective, have a goal to transport yourself from E to S going to B and I. Because that's the only way you will be able to become successful. Maliwanag ko ba yan? Yes. Yung pagiging empleyado, take it as a stepping stone, but never a permanent career.
Maliwanag po? Yes. Strive to become, letter B, a business owner. Okay? Because sa ENS, you will not enjoy time freedom and financial freedom. Do you agree? Yes. Hello? Yes. Sa S, pwede may time freedom pero walang financial freedom. Pero look at the V and the I. You always enjoy time and financial freedom. Sino po nasa, nakatira sa mga mayayamang subdivision? Sino ba yung mga maganda sasakyan? Ano ba yan? Sino yung mga gagarang damit? May mga magagarang pasumutan? Di ba yung mga negosyante? Tama ba yan? Yung mga investors. Hanggang buhay kayo, may pag-asa yan. Yun ang good news. Malamanan po? Yes. Ang good news palalo, nandiyan na kayo. Bakit? Nasa Royale na kayo. Yes. Ano yan? We are teaching you to become an entrepreneur. All you need to do is to, what? Learn the system. Learn, adapt, follow the system. Maliwanag po? Yes. Hello? Yes. Pag ginawa niyo yun, maniwala kayo. Just a matter of time. Kailangan lang, ano, hapaw lang ang katapat. Pag umakaw na kayo, dapat consistent. Hindi lang dito kayo, bukas mga lo, wala na kayo. Hello? Yes. Dapat tuloy-tuloy hanggang magkaroon ng resulta. At yung resulta, mga anak, hindi ko bita ka lang ng konti, ng isang cheque, ayaw mo lang, hindi ka na naman. So, bako zero ka na naman. Para employment mindset ka na naman, talim ka na naman ko. Mag-ali mo, talim ka na naman. Ang networking, para ka nagkalim na mangga. Matagal ang anuhan, ang ali, pero once na nagbunga yan, tuloy-tuloy na ibunga. Malibarin po? Are you listening? Yes! Are you still there? Yes! Ang kailangan na trabaho. You need time and effort. Okay? Now, when it comes to time and effort, if you will analyze your time and effort, dapat hindi kayo naiinip. Kasi yung unang mga buwan nyo, you need to understand that you will invest time studying the business. Effort in inviting the right people for your company. Maliwanag po? Okay lang na wala mo ng downline, wala mo na pumasok sa'yo. Okay lang yun. Bakit? Nag-aaral ka pa eh. Yes. Kahit sa doktor, eh, pagdo-doktor, hindi naman after 2 years, pwede ka na mag-opera eh. Kapag matapos mo muna lahat, tama ba yun? Yes. Oh. So, ganoon din dito. Yung first 2 months mo, pansinin nyo, yung halos wala ka pang tinikita dyan. Kasi nga, nag-OJT ka pa dyan eh. Yung mga kinukuha mo, trial and error nga yan, mostly error pa nga eh. Yes. Tama ba yun? Yes. Yung akala mo agila, pipit pa rin. Tama ba yun? Bakit? Pinapractice ako lang yun. Tama ba yun? Yes. Kaya nakuha ko ng agila, mag-agila ka na rin. Yes. Kaya don't expect na makakuha ka ng agila kung ikaw sisiw. O kaya ano? Kailangan maging agila ka muna. Kaya may nagkakaroon, apply, paano ko maging agila? Maging agila ka, kasi di pa ng agila, ito. Ang malok, ito. So, siyempre, kung ano ka, ang mga gagawin mo, mga malupit. Tama ba yun? Paas ang nilipad mo. Pag-extra effort ka. So, kaya lang ginagawa ko yan. Pag-extra effort ka, inaalam mo, binibuild mo yung network mo. Tama ba yun? Pag nabuild mo na yung network mo, dadami na yung tutulong sa iyo. Ang network mo is directly proportional to your income. Pansinin niyo yung malaking network, malaki din ang income. Tama? Pero yung dadalawang downline. Diba? One pair lang yun, mas wala na eh. Tama ba yun? Pero lahat ng malaki, nagsimula sa maliit. Kailangan mo lang i-develop. Malakiin, palagugin. Kaya na mo yan. So huwag kayo maiinip. Ang maiinip dito, talo. Yes. You can slow down, you can change gear, but don't ever, ever quit. Yes. Don't stop. Yes. Diba na ko ba yun? Negosyong to, based on your pacing, basta tuloy-tuloy at tama yung sistema nyo, lalaki din yan. Makakatipa ka rin ng mga tamang tao. The moment you get the right people, everything will become autopilot. There will come a time, wala ka nang ginagawa, yung kita mo tuloy-tuloy, sky's the limit. Maliwanag po? Yes. So it's not a matter of getting many people. Though it's a numbers game, possible yun. Pero ang kilang talaga dito is to push the right button, get the right person. After getting the right person, you train them.
After training them, equipping them, you leverage yourself to them. That's the whole idea of network marketing. Diba rin po? Yes. So, okay, ito ang nagbili ng kwenta ng tao. At wag kayo naiinip. In 1 year time, I mean, I'm challenging you. Gawin nyo ito for 1 whole year using the right system. I-compare yung kinikita nyo sa labas. Napakalayo ng diferensya. Tama? Tama ba yan? Yes. Okay. In network marketing, like the big time business people, they are also leveraging themselves. Like Henry C. himself, the richest man in the Philippines, nagtayo lang ng kumpanya, kumuha ng mga magagaling na empleyado. Nag-recruit din si Henry C., alam niyo ba yun? And everyday lang na negosyante nag-recruit! So, bakit yun iisipin na mahiya kayo na mag-invite? Pansin nyo ang SM, everyday nag-invite. Tama ba yun? Pansin nyo yung SM, consistent sila. Pagbukas ang alas 10, ay pagtugtog ng alas 10, bukas yung SM. Tama ba yun? And what are they doing? They're inviting people to come in. Tama ba yun? And experience SM. Tama ba yun? Oh. Kaya lang, pag may mga taong na-encounter ako na nagre-reklamo, una kong titignan kung ginagawa niya yung system eh. Meron akong challenge sa inyo ang ano, kwento. Yes. At challenge ko kung ano, download ko, sabi niya, ang gear ko malang networking online. Okay mo lang networking. O sige, mag-conditional business tayo. Gusto mo? Sige, subukan mo yan. Ano ba yan? Restaurant. Kaya may restaurant. Ah, mukhang maganda yan eh. Sabi ko, sige, para madali. Kapag nahihirapan ka sa networking, patadali ko yung restaurant na bubuksan natin. Magtatayo tayo ng restaurant, after natin magtayo ng restaurant, ang kliyente lang natin on our first day, dalawa lang. Okay ka ba nun? Pag may dalawang pumasok sa restaurant, pakakainin natin, after 2 hours, sasara na natin yung restaurant natin. Parang di ka pagod. Okay sa'yo yan? Kikita ba tayo yan? Oo, kikita tayo. Pas ang usapan, yung dalawang tao na yun, the following week, every week na tayo magbubukas. Okay ba yan? The following week, yung dalawang kumain na nagustuhan yung pagkain na sinerve natin, mag-invite ka sa dalawang tao. Okay? Bubuksan namin ulit, the following week, 2 hours lang, pakainin natin sila, so apat na sila. Tama ba yan? After kumain yung apat na gustuhan, sarang natin ulit yung restaurant. Next week na ulit. Tama ba yan? Na pag dumadami na dumadami, gawin natin twice a week. Tama ba yan? Okay, hanggang maging twice a week, from 2 hours, maging 4 hours, 6 hours, nakita niyo po? Sabi po, maganda yan ah. Gusto ko yan. Alam niyo yung sinabi niya gusto ko yan? Halos peck ko sa mga. Alam mo bakit? Sabi ko, piliin mo gusto mo yan, mas malaking gasos yan. Eh parang networking din. Di ba mag-invite ka ng dalawang tao, yung dalawa, dadali mo sa RVP. Yung RVP, pag gusto mo yung dalawa, di ba? Sasabihin mo, gawin niya lang yung wallet, na-follow yung wallet ng dalawa. Tama ba yan? Kasi dumami na dumami. Networking. Hello? Yes. So, ang mga negosyante, ganun din ang ginagawa na. Ay, dapat you should be proud and loud. You should be serious in what you're doing. Because this is the only way you multiply your time by those big-time people, big-time business people. Malawa na ko ba yan? Yes. Are you still there? Yes. Alright. So, sa tingin nyo, magandang networking? Yes. Nayaman tayo dito? Yes. Nayaman tayo, alam nyo, I believe in the power of the spoken words. Can we all say together itong phrase na to? Okay, are you ready? 1, 2, ready, go! I am rich! I am rich! I am rich! And the one way to mindset, or to have a proper mindset, no? To have a positive mindset, is to pronounce positive words. Until it becomes a habit. Alimala ko ba yan? Hello? Yes! There is power in the spoken words. Yes. Ang Diyos mismo, nilalang niya mundo by uttering words. Diba? Sinabi niya, let there be light, and there was light. Tama ba yun? Now listen to this. Imagine, do you believe that we are created under God's image? Yes! If we are created under His image, listen to me, somehow we have that authority. That whatever we're saying, whatever we utter, there's power in it. We're releasing power. The question is, what kind of words are you uttering? Is it positive to encourage people, to motivate people, or destructive? Parang siraan, patayin,
mamamin na ibang tao. Alright? At this point in time, let me share to you an experiment. This is a true-to-life experiment to prove the power of the spoken words. Okay? And I'm sure, after listening to this, you will be having a second thought every time na may sasabihin ka, starting today. Okay? There's a certain Japanese scientist. His name is Mr. Emoto. Ano pangalan? Emoto. Mr. Emoto. He experimented the power of the spoken words over water. Diba rin po? Okay. So, paano niya pinatify yan? Paano niya ginawa yung experiment? Number one, kumuha siya ng water. A source of water. Okay, water. Sabi yan, water. Nabasa niyo ba yan? Water. Hindi mabasa ulit. Water. Okay. So, may tubig siyang pinagkuhanan, naglagay siya ng, pinunuya lang half brim o half full, yung dalawang test tube. Okay? So, sabi natin, test tube A, test tube B. After that, hindi words ang ginawa niya. Nagsulat lang siya ng, ano, ng positive words at negative words. Yung positive words sa A, nagay niya, I love you. Di ba na? Is it positive? Yes. Yung sabi lang naman, sa test tube B, I hate you. After 24 hours, yung tubig na dito, kuha siya ng specimen sa dalawang test tube. Then, chinig niya sa microscope. Ang resulta, ito, you will be surprised. Sa test tube A, yung chinig niya yung configuration ng tubig sa test tube A, alam niyo nangyari sa configuration ng tubig, nag-form ng napakagandang crystals. Makikita niyo sa ano, you check it on YouTube. Type nyo lang, words over water. Diba rin po? Yung B naman, chinig niya sa microscope, yung configuration ng tubig, nasira. Na-destroy. Parehong source of water rin dahil. So, he made another experiment. This time naman, nilagay niya, heaven. Positive ay heaven? Yes. Dito naman, hell. Same result ang nangyari. Yung test tube A, nag-build ng crystals, yung pangalawa, na-destroy. Liwanag? Dahil hindi pa lang kontento itong Japanese na ito. Ang ginawa niya, in-experiment niya sa bagong saing. Alam niyo, bagong sinaing. After may saing yun, naglagay siya ng maraming masking tape doon, pinuno niya ng positive words. Love, peace, joy, happiness, puro positive. Sa kabila naman, envy, hatred, puro negative. Alam niyo, yung may positive words, 7 days na hindi pa sira yung sinaing. Grabe, no? So, anong matututunan natin doon? Pag nagsaing kayo, lagay ng mga positive. Pag di mabulok. Okay? So, matalo yung isa. Negative, wala pang ilang oras, nangitim yung sinaing. Nangitim talaga, totally. Makikita nyo sa experiment niya, doon sa ano. Nangitim talaga. So, what's the conclusion of this experiment? What can we learn from the experiment? Okay, listen to this. Number one, establish natin kung gano'n baka mangyari yan ng pananalita. Okay, what comes out of our mouth. Number one, as we all know, water is one of the greatest conductor. Tama ba yan? Yes. Parang ano yan eh, kumaga conductor yan eh. Conductor of heat, electricity. Number two, our body is composed of 70% water. Yes. Diba? So, anong pwede natin magtutunan dito? Meaning, kung 70% ng katawan natin puro tubig, ibig sabihin, every time we utter positive words, yung tubig sa katawan natin, ano, naapekto ang kaya? Yes. Yes. On the other hand, pag puro negative, naapekto, ano, sisira yung configuration ng tubig natin sa katawan natin? Yes. Yes. Nakita niyo yung puro pangit na sinasabi, bukong bibig? Yes. Bumabalik din naman sa kanya eh. Diba? Either marami siyang nararamdaman sakit, diba? Marami siyang masakit ang ulo niya, wala siya sa wisyo, diba gano'n? Because of the power of the spoken words. Kaya nga, let me propose 3 things to you right now. Para mabago. Okay lang po ba yan? Yes. Okay, number one, starting today. Don't
say any negative words. Sabihin nyo sa kami nyo, no negative. No negative! Okay? Sa negosyo, bawal ang negative. Liwanag po? No negative. Okay? Number two, no complaints. No complaints. And it applies to all. Ha? May asawa kayong patugan. Ano sasabihin? No complaints. No complaints. May asawa kang babaero? No complaints. Maliwanag po? Huwag kang magre-reklamo. Asawa mo rin eh. Okay? Asawa. Okay, kung hindi mo mabago yung asawa mo, yung sarili mo baguhin mo. Maliwanag po? Yes. Eventually, mababago din yan. Number three, no excuse. Sabihin nyo ha? No excuse. Pagka may hirap? No excuse. No excuse. Iba kasi, kahit hindi mayaman, ang dami excuse sa katawan. Diba? Pagka may hirap, eh kasi tatay ko may hirap. Excuse yun. Pagka may hirap, eh kasi high school graduate lang ako. Excuse yun. Diba? Pagka may hirap, eh kasi gumarumbang salita eh. Diba? Pagka may hirap, eh kasi diba sila ako kaya ng abot 300 years ago. Ang dami excuse sa katawan. Tama ba yun? Hello? Yes. Gusto nyo gumana ang buhay nyo? Yes. Apply this three principle. Number one? No. Number two? No. Number three? No. Therefore, starting today, only pronounce positive words. Yes. Yes. Start beautifying your words. Diba na po? Instead of cursing people, prophesy good things about them. Diba na po? And start with your children. Ha? Simulan nyo sa mama nyo sa buhay. Maliwanag po? Kasi yung bumayit ang anak nyo, ilan lang sa laging sasabihin, mabayit-bayit ang anak ko. Ah, di ba? Masunod eh. Kaya naman, kahit hindi nyo malakikita. Maliwanag po ba yun? Yes. I feel it becomes a habit. Yung asawa nyo, patungan, ano sasabihin mo? Mas lipag ang asawa mo. Tama yun. Di ba? Huwag babae kasi minsan, ano eh. Huwag na lang, maging babae. Ganun din. Na-injang ka? Ano? Master emotion. Diba? No excuse. No complaint. No negative. Diba? Isipin mo, baka may iba siyang dahila. Diba? Baka na-traffic. Ganun. Magpipayin ka, bigay din nag-payin. Baka may nag-iisipin, magsisave na accounts pala. Diba? Pinakatagal na kote, nag-iipo. Dapat ganun. Ano ba yan? Pero kung puro negative na nasa isip mo, talo ka na. Diba? Yung mag-isip ka pa nga lang, alam nyo, yung taong lagi maraming masamang iniisip, lagi kawawa yun. Yun ang doble talo. Maliwanag po? Yes. Hello? Yes. Okay. No excuse because network marketing is for everyone. Kung gusto mong estudyante ka lang, hindi kayo yaman dito, o unemployed ka, o kaya maliit ka ng sweldo mo, hindi ka kasing galing, yung ibang tao, may sakit ka pa, may wala kang kapital. Those are all excuses. Network marketing is for everyone. Maliwanag po? Yes. Bagay sa ating lahat to. Lahat po pwedeng umaman. Alam niyo ba lahat na nasa kwakon ko pwede magmilyonaryo? Yes! Hindi naman lang kayo doon? Yes! Ang exciting nga lang, hindi niyo alam kung pwede. Pero ang reality, lahat tayo pwede magmilyonaryo. We have all those probabilities. Maliwanag po? Yes. So it's just a matter of time. Alright? So maganda ba ang networking? Yes! Tanong, bakit sa Royale natin gagawin ang networking? Bakit hindi sa ibang kumpanya? Ha? Bakit hindi sa kabilang mundo? O sa boss? Sa forever dying? Sa kung ano naman mga company siya sa labas? Tama ba yan? Bakit sa Royale? You want to know? Yes. Ako, I have listed several things that made me decide to pursue Royale. To do network marketing in Royale. Okay? And these are the things that I've written down. Number one, Filipino-owned company kasi. Medyo patriotic kasi ako. Diba? Mas gugustuhin ko na kung sino man kumpanyang tutulungan ko dito sa Pilipinas. Una-una, pareho kami ng iniisip, pareho kami ng nararamdaman. Pareho kami doon Pilipino eh. Tama ba yan? Hello? Yes! Pangalawa, yung vision and mission, napakita ng vision and mission ng aking company.
Diba? Networker first. Okay? Company second. Yun ang aking vision and mission. Diba rin po? Kaya lalo na binibless ng Panginoon. We have our own headquarters and building. Yung iba, magyayaya sa inyo, magkili na ng opisina, wala. Yung itong buong opisina, itong buong kwarto na ito, opisina na nila yun. Diba? Samantala tayo, magpasok mo walang, wala na eh. Kumbaga, ibang iba lang dami eh. Tama ba yun? Yes. At tayo may-ari. Sino masarap ito? Isa rin tayong building. Iba nagsasabi silang number one, pero walang building. Kinuwala ko ba ito? Diba? What else? We have a balanced compensation plan. Ito, maniwala kayo, grabe. Sa Nigeria, yung marketing plan natin doon, grabe talaga, sobrang ganda to the max. Kung dito sa marketing plan na meron tayo ngayon, na-excite na kayo, yung ilo-launch natin marketing plan sa Nigeria, grabe, talagang bubula na gusto kong bibit niyo. Grabe talaga. Hindi po pwede, hindi nyo gawin to. Next week, i-announce sa mga leaders. Okay? What else? We have wide range of quality products. Yung iba, iilan lang. Yung iba, sa 10, bawalo lang yung produkto. Tayo, we have 34 different product lines. And this coming November, we'll be launching more products. And we have a new direction. We are doing some rebranding. Kilala na ang produkto natin. Do you agree? Yes. Kailan nila magsabi Royale, effective, magandang quality. Tama ba yan? Yes. But right now, we're doing something great. We will be producing products that are very basic. Products that we use everyday talaga. Yes. Kaya yung mga, pag ilumabas to, maniwala kayo, kahit sinong tao, wala silang choice kundi mag-Royale. Yes. Okay? We will be launching those products very, very soon. Okay? Kaya wala silang dahilan para hindi mag-Royale. Maniwala kayo sa akin. But yes, we manufacture our own products. Even if we don't manufacture it, we have it all manufactured. We have the highest seal of approval. Kilala? At talaga namang mataas ang quality ng produkto natin. We own branches, not business centers. And we are the first Filipino company to have company-owned branches. We are the highest number of company-owned branches in the Philippines. We have the highest number of international branches outside. Diba po? So we are definitely certified stable and built to last company. Ganong maganda ang Royale business plan. Diba rin po? Are you proud that you are Royale? Yes! Ang ipot sa labas, alam na nila yung salitang Royalista. Yes! Eh, di ka nga mahihirap pa mag-recruit eh. Alam mo, gusto mo ang pera kung gusto ma-recruit a stranger. Alam ka, sasabihin nyo lang, alam mo ba yung Royale? Then, here, he or she will say about Royale. Pag nakita mo puro positive, that's the best time for you to invite the person. Diba rin po? Ang dali na nga natin eh, kasi kilala na yung produkto natin. Kilala na yung ganda ng ating kumpanya. So, maganda ba yung networking? Yes! Maganda ba ang Royale? Yes! At ano, pag ganun, at network ako, nasa Royale ako, pati pa ako'y mayaman. Have you asked that question? Pag ganun, nagpunta ko na ako dito, di pa ako executive circle. Di pa ako tumuntok sa achiever circle. You know the reason behind? Ito. Sino problema? You. Yan, nakatulong sa inyo. Namama kayo. Yan. Minsan, ready na kumpanya, ready na yung industriya yung pinasok nyo, tama yung daan, kaso imbis na trabuhin mo, wala ginawa, nakahambala ka na. Imagine mo, nandun ka sa tamang daan, kaso nakatayo ka lang doon, o kaya nakahiga ka na. Ano mangyayari sa'yo? Number one, hindi ka uusan. Number two, masasagasaan ka na ng ibang paparating. So even if you're in the right opportunity, but if you're not doing anything, you will be left behind or you will be overtaken. Tama ba yan? Yes. So, you need to know your deepest mind. Alam mo, ano ba talaga yung dahilan bakit gagawin ito? Kasi minsan, hindi mo alam talaga eh. Yung iba sumali dito kasi nandito yung boyfriend. O kaya, gwapo kasi yung speaker. Dali man yung dahilan nyo, ba't yung ginagawa ko yan? Tama ko ba yan? Ako, ang lalim kasi. Kaya, kinay si Ardell? Wala, pero right now, napakayamang realista sa Royal. Kasi malalim ang dahilan niya pag niya ginagawa ko yan. Ako simple eh. Ang pangarap ko eh. Diba? Ayoko mamatay ako na wala sila magandang kinukwasa. That's my biggest. Diba na po?
Ayaw ko magpapakit ang pako, hindi ko sila nabigyan ng magandang kinabukasan. At dahil nasa magandang kumpanya, nasa magandang sistema, magandang industriya, okay? Hindi ako mahirapan at hindi ako gigipak. Dumating pa ng mga pagsubok, hindi ako mahirapan. Maniwala kayo sa ganito negosyo, may hirap. Ngayon pa lang, sabi ko sa inyo, may hirap. Maghihirap kayo dito. Hello? Yes! Pero okay lang yun. May mga journey talaga tayo pagdadaan na mahirapan tayo. Pero yung destiny ninyo, grabe. Grabe ang magiging destiny ninyo dito. Okay, that's because I promise you, your destiny is where it will be very, very awesome. It will be very, very successful. And if you have that in mind, you will not be fearful. You will not worry about anything. Even yung matakot na mag-fail, iba kasi kaya ayaw gawin ito, ayaw umpisahan, kasi natatakot mag-fail. They have a wrong mindset. Sabi ni Robert Kiyosaki, you cannot be successful without failure. Pwede kong sabihin mo yung sakali mo? You want to become successful? Yes! Accept the reality that you will fail. Lahat ng mga mayamang negosyante na naging successful, they failed once in their life. And failure is part and parcel of success. Most of the time, in those times that we commit mistakes, are those times that we learn a lot from it. Tama po ba yan? Yes. Yun yung mga panahon na mas marami tayo natutunan. Hindi naman yung tayo sa smooth sailing natin. Even in our company, kaya tayo nag-transcend, nag-evolve, na mas maganda ngayon, because we experience such failures. We experience challenges. Malibaran ko? May mga sumubok sa atin. May mga nanira. Tama po ba yan? Pero alam nyo, ang taong matino, sirain naman yan, matino pa rin yan. Yes. Pero yung taong sirain mo, lalo masisira. Tama ba yan? Yes. Hello? Yes. Kaya kung alam mo, nasa magandang kumpanya, nasa magandang sistema, okay na mag-fail ka. Bakit? That's your, ano? Learning experience. You learn from it. You learn from your mistakes. Sabi nga, fail harder. Just make sure when you fail, ano, you get up. Diba na po? Yung iba kasi nung nag-fail, ayaw na bumangon. Diba? Nag-loop pa sa ina dun. Yung iba naman nung nag-fail, makalikod. Kaya di na makato, makabangon. Fail forward. And every time you fail, try to learn from that mistakes. Okay, yung mga tao natututunan, yung mga, may malatutunan sa mga pagkakamali, yung mga tao walang regret sa buhay. Tama ba yun? Yes. Hello? Yes. Wala mong perfect ng tao eh. Lahat nakakamali. May mga wrong decisions tayo nagagawa. Meron tayong mga wrong moves. Tama ba yun? Even a good horse is entitled to one fall, as they say. Maliwanag po? Especially in business. Yung mga successful na tao, nakita niyo mga maganda sila? Because behind it, there are years of failures in their life. Maraming mga challenges. Okay. Are you experiencing failure right now? Yes. Okay lang yun. Okay? Kasi journey niyo. Okay? Napagdaanan niyo talaga yun. Alright? Okay. So, what are the things that you need to overcome for you to become successful? Number one, you have to overcome fears and doubts. Sino dito, after mag-member, kinabahan? Na magsasakay yung kumpanya, di ba gano'n yun na, pakaskam yung kumpanyang pinasok, di ba gano'n? Yeah. Normal yun na magkaroon kayo ng mga gano'n, i-entertain nyo. Pero yung manatili na nandun yung fear and doubts nyo, abnormal yun. You will not become successful. Maliwanag po, you have to eradicate it, you have to overcome it. Because fear is a negative emotion. Fear is a false expectation appearing real. Okay? And what are the things that we fear most of the time? Fear of failure. Ay natin mag-fail it. How well? What else? Fear of doing something for the first time. This is your first time to do networking? Siyempre, kakaba pa. Diba? Kasi hindi mo to cup of tea, as they say. Number three, you fear rejection. Especially yung niyaya mo, yung akala mo sasali, di pa sasali. Yung inaasahan mo, siya ang sasama. Siya pa yung kontrabulante ng buhay mo. Siya pa yung, diba? Nagpupull down sa'yo. Tama ba yun?
At masakit talaga ma-reject. Masakit ba ma-reject? Yes! Especially if the rejection came from, from your loved ones, from your friends, from your relatives. Diba, masakit pa-reject? Kaya takot eh. How do you fight those fears and doubts? Sabi ko, yung tao puno-puno ng duda, puno ng takot, yan ang pinakawawang tao sa buong mundo. Totoo. Yung kabang-kaba ka, takot na takot ka, you become paralyzed. It robs you of a lack of happiness in your life. Ipag-isip ka ng mga taong puno-puno ng takot at kaba sa buhay, may nagagawa ba siya? If you have fear, you have no action. If you have no action, you have no reward. You have no result. Fear is the opposite of faith. Tama po ba yan? So you have to remove those fear. How do you eradicate fear in your body? You have to acquire knowledge. Kaya ka takot kasi hindi mo alam yung pinasok mo negosyo eh. Pero pag natutunan mo yung negosyo mo, matatakot ka pa ba? Kunwari, I'll give you an example. Umatid ka ng RVP na gustuhan mo, sumali ka. Kaso hindi mo naman inaral eh. Ito ka ngayon, nag-invite ka. Yung unang nag-invite, napaka-strong ang personality, bigla sinabi yan, pagka sumali dyan, scam yan! O, dahil hindi mo alam yung negosyo, takot ka ngayon ang ulo. Takot ka ngayon, tama ba yun? Talo, gagalaw ka pa ba? Mag-invite ka pa ulit later on? Hindi na. Kasi hindi mo naiintindihan yung negosyo eh. O, balikarin natin. Same person. Nagustuhan yung RVP, sumali. Pero after that, nag-aral. Hindi alam yung negosyo. Okay? Naka-encounter na pala yung tao. Pagka sumali dyan, scam yan eh! Ano sasabihin mo? Define scam. Diba? Sige nga, scam to. Patunayan mong scam yung kumpanyang pinasok. Eh, madalas naman, nag-a-act nila yan eh. Kung alam ko na yung attitude. Diba? In fact, if you know what you're saying, that's the opportunity for you to even, convince a person na negative. Alam mo bang ang scam, ito? Ang legal, ito? Ang pyramiding, ito? Walang produkto? Less than 70% ng produkto mo? You're earned by recruitment alone? Ang totoong networking? You get more than 70% of the products, kumikita ka even without recruitment. Yes. Tama ba yun? Yes. Oh. Ay, hindi niya ngayon, may enlightened pa siya. Tama ba yun? Yes. So, iba ang may alam. Kaya nasabi ni Ibaron, knowledge is power. Diba? How do you acquire knowledge? Learn. Learn before you earn. Diba na? You want to earn? You learn the business. Yes. We need to acquire skills. Ang maganda sa skills, it can be acquired, as they say. Kaya di excuse na naman na wala kang alam. Di ka marunong mag-RVP, di ka marunong mag-MAM, di ka marunong mag-AVP. Okay? Wala tayong oras. Okay? So, you need to acquire skills. What are the skills that you need to acquire? Let me propose 5 things. Sa mga first-timer, kasa ka ba yung first-timer? Okay, itong 5 bagay na to ang pwede maka-jumpstart sa inyo. Should you intend to do this seriously? Are you ready? Yes. Okay, we only have 15 minutes then. Number one, make a prospect list. Since we are in the network marketing business, this is a relationship business, you need to find the right people na kukuha nito. So, prospect list, remember the word men. Men stands for money, entrepreneurship, authority, needs, and time. Ito hanapin mo tao. May pera, may entrepreneurial skills, gusto magnegosyo, mayroong authority, may influensya, may needs na maproducto natin at gustong dumami oras. You can score ng 5 points kasi tiba 1 point lang dyan, that's your top priority. Okay? So, meron ka ng listahan ng tao, na lista mo, 50 to 100 people. Next, learn to invite those people. Sayang naman, nalilista mo, hindi mo naman in-invite. Hello? Yes. Diba? So, we are reaping. In-invite mo. When you invite, what part of the skills that you need to develop? Yung tamang prospecting. Okay? Tandaan nyo, ang tao, sumasakali pag nakakadelete sila. At the same time, meron kang concern na yung ibabahagi sa kanila. Naging concern ka sa kanila. So, one thing that I would like to suggest to you, when you invite people, ang projection nyo, you have a solution to their problems.
magagano ng ang projection niyo sa kanila, ikaw ang hahabulin nila. It's not the other way around. Di ba rin po? So, how do you create the need? How do you find the availability of the person? How do you establish rapport? Okay, apply the keys. Key stands for keep it short, simple, and secret. And the form, family, occupation, recreation, and message. Yung form, pag-usapan niyo family muna. Para makarelate, mabuild yung rapport, occupation, yung trabaho ng tao para ma-establish yung needs. Yung recreation, yung availability niyo, pwede siya libre. Tsaka mo pa lang sasabihin yung message. Okay? Now, less talk, less mistake. So, apply the keys. Keys stands for keep it short, simple, and secret. Don't go to many details. Okay? Don't talk a lot of things about Royale. Less talk, less mistake. Kaya nga, keep it short, simple, and secret. Pag na-prospect mo na siya, alam mo he's the right person for you. Pag nalaman mo na yung, na-apply mo na yung form, keys na agad. Pare, tama-tama. Kung talaga sabi ko, naganap ka na sa I-9, libre ka na Sabado, sumama ka sa akin. Ano yun? Basta. Ano yun? Grabe. Di ba rin po? That's what you mean by keys. Pag ayaw talaga, kasi naka-aware siya sa employment, o di SW3. Sabi, join someone, so what next? Don't waste your time sa mga ganang tao. Di ba rin po? Okay? Then learn what to say and not what to say. Pag na-invite ka, tama dapat at swabe mo ang sinasabi mo. Yung nakaka-interest sa kanya. Pag negosyante, hindi mo pwede sabihin, at mayaman na, hindi mo sabihin, sasama ka, grabe, yayaman ka dito. Mali yun. Bakit? Mayaman na siya. Tama ba yun? Tapos yung mga maling sinasabi na, are, sama ka dito, ang ganda, piramidi. Sasabi sa iyo, mali, turn mo, piramidi. Kasi alam mo, sa client girl, piramidi na yun. Mali. Diba? Pare, hindi ka, grabe, dalawa lang lulukohin natin, yayaman na tayo. Learn what to say, not to say. Tama ba yun? Pag nagtatanong, mali ang sagot sa tanong, mahihirapan na naman kayo. Diba? Especially kapag talagang very persistent sila, no? Yung mga tao talaga na may acne, yung alam mo na yung attitude, talagang didiretsay ka, kukordere ka, pare, sasabihin sa'yo, pare, kapatid mo mo, bago ko sumama sa'yo, ano ba yan, networking ba yan, o hindi? Diba? Hindi mo alam sasabihin ko. Tama ba yun? Yes. But if you know what to say and not what to say, makukuha mo pa rin siya. Mawiwin mo pa rin yung tao. I always tell the person na pag sa tanong, eh, ito na. Pare, networking ba yan? At hindi mo pa rin basa at grabe. Sabi mo, pare, networking ba yan? Ang sagot, bakit? Gusto ka na networking. Pag sumagot na hindi, sabi mo, hindi to networking. Tama? Pag sinabi gusto, sabi mo, oo, networking to. Tapos. Pero lang simple. That's learning what to say and not what to say. And when you invite people, okay, we don't have time, just remember the different folks, different strokes. If this is you, there will always be people that are higher than you. Ika level ka, eh mas mababa ang level sa'yo. Different level, different form of invitation. Pag mas mataas sa'yo, second opinion invitation would be appropriate. Make the person as your advisor. Okay? Negosyante. Gusto mo yayain sa kaya. Yayain mo in such a way na gawin mo siyang advisor. Diba? Sabi mo, say, ma'am, sama ka naman ito kasi galing mo negosyante. May alam ba kung negosyo, kaso I need your expertise on this. Pwede ba? Pag-aralan mo para sa akin. Huwag sila nung maganda, hindi. Seryoso ko lang. Tama ba yan? Oo. Siyempre, pag naiintindihan yung presentation, sasali din yan. Kung di-download mo na. Tama ba yun? Yes. Pagka medyo ka-level mo naman, o di ang effective dyan, yung direct invitation, tsaka kita effective. Diba? Kasi, ka-level mo eh. Pare, sama ka. Kailangan mo kung meron na yun. Di sasama ngayon yan. Tama ba yun? O kaya, kidnapin mo. Pare, sama ka. May bagong sinihan sa kaysa namin yun. Diba? Pare, libre kita. Diba gano'n? Punta tayo ng punchline naman yan. Kidnap technique yun. Pero kung mas mababa ang level, at sabi natin total stranger, third party approach ang effective. Okay, third party, yung talagang indirectly, iniimbita mo yung tao, pero hindi obvious. Di ba rin po? So, okay, nabit mo lang sa FX, kapag may tuwan kayo, habang bumabiyahe, nakakita ka ng opportunity. Sabi mo, pare,
Mayroon ako negosyo na pagkik ko naman sa'yo. Eh, nakahanap ako ng part-timer. Baka may kakilala ka, deliver ko naman sa akin. That's indirect approach. Diba niyo po? So, hindi appropriate yung direct approach sa mga kopas mo. In fact, mayroon ako isang tao kahit napahamak because of that. Kasi ginawa niya, direct approach sa quota strength. Oh, grabe! At tapos, ang pangit pa ng lugar, sa toilet. Oh, pwede mo kapag jumijingle? Di ba lalaki, may parang nakahihera dyan, di ba? Yung toilet-toilet, di ba? Kapag jumijingle? May pwede kong baro. Tumabi sa kanya! Tinginitian niya! Kasi meron kami mga one-meter rule eh. Pag nakatabi mo within 1 meter, hindi mo na yan. Inviting mo na. Diba? O ganyan na ginawa niya, ihi siya. E bigla may tumabi. Hindi siya. Tumabi, hindi! Tumabi, yes! Diba? Diba? Maya-maya. Alam mo sabi, pare, ano, gusto ko ng extra income. Iba ang interpretation. Sinuntok, dakay ko lang daw ito. So, mali yung direct information. Okay, ABC rules. Na-invite mo na! Tama ba yun? Habang bumabiyahe kayo papunta ng opisina, you should practice the ABC rule. ABC rule is A stands for advisor, B for bridge, C for client. Ano ba yun po? The idea is to, for you to bring, okay, yung A are the appliance, B are the, ikaw yun, bridge. Ikaw ang tuloy nila. Yung C yung kliyente mo. Ang idea mo, si C ang dadali mo kay A. It's not the other way around. Okay? At para madala mo si C papunta kay A, effective yung proper bridging. Siyempre, ang tao, pag naituloy mo ng tama, mas swabe yun eh. Tama ba yan? Hello? Yes. Meron din yung proper matching. Kaya dito, isang proper bridging, may tinatawag kaming tee up or building up. Ibig sabihin, kung meron ka mang i-build up between A, B, and C, it should be A. Para si C, maging curious kay A, makinig pag nagsalita si A, tama mo ba yan? And they will look forward to meet A. Malibayan po? So, sino i-build up? Si A, hindi si C. Malibayan po? Yes. At si C ang lalapit kay A, it's not the other way around. Another thing is the proper matching. Ang tao, sabi ko, mas naniniwala kung nakaka-relate sila sa mga tao, ipapamit ko sa kanila. So, for example, ang speaker and nurse, tulad ko, at meron kayong medical doctor o kaya mga nasa medical field, nakaka-relate sila pagka kinuwento niyo yung buhay ko. Paano ko pagiging sa Royale, naging successful. Because makaka-relate sila din. Malibayan po? And then there's the protocol. Pag nagsalita ko kami, huwag na kayong be quiet. Okay? There are a lot of things kasi to apply the ABC. Pwedeng, kaya kita nyo, meron tayong pagpasok nyo sa opisina, meron tayong na yung listahan ng mga circle members. That's, you're already doing ABC pag sinasabi, oh yeah, yung sinasabi ko, yan ang pangalan niya. Nandito na siya sa ganitong ano, circle. Maliwala po? Then makikita nyo yung mga travels natin. Oh yeah, siya yung sinasabi ko. Maliwala po? Then pag umakit ka pa dito, di ba, sa second floor, meron tayong VIP lounge. Oh, tuturo mo yan yung mga executive circle dito. Yan yung mga kumikita na sa rest. You know, big time, oh, give me kanilang kape, blah, 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 blah. That's ABC. Yes. Now, if you have a chance na ma-meet sila, at pagsalita yung uptime, that's even better. So, ang approach, ganito. Number one, dapat i-build up nyo muna sila. At pagka na-build up muna, kayo na lalapit. Ang sasabihin nyo na sa uptime nyo, o doon sa successful na distributor, sabi mo lang, upline pa A. Ano sasabihin nyo? Upline pa A. Upline pa A. It's understood on our behalf na na-build up nila kami. So, gagawin namin, magsasalita na kami. Imo-motivate na namin yung guest nyo. Just make sure pag kami nagsalita, tahimik kayo. Hindi nyo uulit yung sinasabi namin. Isang kasi ganun. Pag sinabi ko, alam nyo, maganda dito. Oo, maganda dito. Ayun, kapag kami nagsalita, huwag nyo kami pangungunahan. Maliwala ko ba yun? Lalo kapag nag-present na sila ng RDT, yung apply nyo, manahimik na kayo. Hindi yung apply, balik-balik ka dyan. Hindi mo binigay ng emphasis yung seminar-house. Kapag seminar-house mo, yung maganda, mali po yun. Maliwala ko? Hello? Yes! Huwag nyo pamantuhan yung upline nyo. Hello? Yes! Okay. And then, maganda ito ginagawa ng ABC role prior to the RDP. Okay? No. So, na-mindset nyo lang. Di syempre, parang sponge nyo yan. Lahat na sasabihin ng speaker.
Na-absorb niya eh. Tama ba yan? Mapabaliw ngayon yan. Pag nabaliw na, follow up within 48-hour rule. Meron tayo 48-hour rule, follow up. Maliwanag po? Bakit kailangan i-follow up within 48 hours? Kasi kandaan nyo, ang rule of thumb, ang excitement ng tao, most of the time, nagsasubside within 72 hours. Lalo na kung iba yung kanyang pinagalingan. Example, if they have here 20 years. Siyempre, may routine niya yan, nakakagal yan for 20 years. Then all of a sudden, ang atin ng RBB, yung alam niya 20,000 a month, ikita nila ng 20,000 a day, di mababaliw yan. Tama ba yun? Pero kung hindi mo pinalo within 48 hours, ang kaya si ano, makakalimutan niya yung mga napag-usapan dito. Tama ba yun? Ang tendency, babalik siya sa dati niya routine. Kaya dapat, ikinapalo po within every 48 hours. Maliwanag po? Yes. Until mabauna siya sa Royale. Pag nabauna yan, hindi naaari siya. Maliwanag? Now, pero may mga opportunity, may mga pagkakataon na wala pang 48 hours, i-re-reject ka na. Pinapatayan ka ng cellphone. Diba? Ina-unfriend ka sa Facebook. Pag nakita kayo, parang hindi kinakita. Parang pala invisible siya sa'yo, diba? Okay, nilalimo ka para may tigdas. Ano? Okay, okay. Diba gano'n? Pagka gano'n, just maintain a positive attitude. And if there's a chance, you order the person. Orderin mo. Alamin mo, ba't niya ayaw? Let him realize, bakit niya ayaw? Kasi pag na-realize niya, lalo niya mag-iisip eh, oh, ba't niya ba ayaw? Diba? At pag na-realize niya, wala pa rin sa dahilan para ayawin. Chances are sasali mo niya sa real. Diba po? Just make sure huwag niyong aawayin. Okay? Hindi porkit ni-negative kayo forever na yun. No! May mga wrong timing lang isa kasi. Yes. Tama ba yun? So, just keep them in your active file. Okay? Okay. So let's take care. 1, 2, ready, go! I am rich! I am rich! I am millionaire! Yes! Then, another skill that you need to develop is effectively presenting the business. Mas magdadami kayo, mas lalaki grupo nyo, marunong na kayo mag-present. At the same time, marunong kayo mag-closing. At marunong mag-meeting after meeting. We have a separate presentation for this. What I'm just telling you is you need to develop all these things. Diba na? Okay. Then, in building your network, you start with a small group. Ako, lumaki grupo ko because of one-on-one presentation na. Kasi I believe in the yung saying na slow is fast, fast is slow. In network marketing, they have this saying, yung mabagal, yun ang mabilis. Yung mabilis, yun ang mabagal. Paano nagiging mabagal yung mabilis? Yung mag-start na dalawa lang, tapos i-mentor mo na siya na i-mentor, buti ka na tatlumpan. Ito ang bagan doon. Pero along the way, dahil tama yung sistema mo, yung dalawa mag-grow-rupan yun eh. Parang mag-snowball. Yung dalawa magiging apat, yung apat magiging walo, yung walo magiging labinanim, labinanim magiging 32, hanggang sa hindi mo na mapigilan, dumadami na dumadami. Iba kasi style, hakot ang dating. Magrarenta ng truck, di ba 50 ang tao lahat, guys. Paano mo i-monitor lahat yun? Paano mo i-mentor yun? Tama ba yun? Hello? Yes. So, mas maganda yung pa-isa-isa lang, left and right, hawak mo dalawang tao lang, di ba? Every day, may dalawang ang guest. Tama ba yun? Then yung mass presentation, I don't encourage mass presentation. You go, you conduct mass presentation pag meron ka ng mga downlines, at least something. Umulat ni Galawa yan, di ba 20 ka ng guest. Tama ba yun? Pero iisa kang positive, 20 yung negative na kausap mo, eh, talo ka dun, bukuyugin ka dun. Alam ko, i-discourage yung mga tao, naka-member lang, invite ako sa PTA, 300 ang members, at atin. Hindi 300 na negative yun, ako lang ang positive, hindi, tama ba yun? Sa tingin nyo, magiging effective yun, kahit to physics, hindi uubra dun yun. Tama ba yun? Pero kung one-on-one, hindi siyempre, lalo kuyugin mo. Siya lang ang isang negative, dalawa may positive, hindi talo siya. Kaya ang maganda centering, dali nyo lang dito. Bakit? Puro positive ang tao dito. Yes! Tama ba yun? Kahit anong negative, pagdating dito, positive ka agad eh. Tama ba yan? Yes! So, small group, big group, and then company events. Very important to attend company events. Alright? Attitude. 85% or 8% for the formula of success in this business is attitude. Marami magaling, matalino, pero di umaman sa Royale. Bakit? Supply sa attitude. Mayroon po? Ay, 5% ang skills mo. Kita nyo, meron nga dito, PK, kumikita sa Royale.
Meron pa mga handicap. Mayroon ko nakita dito kanina, yung nakawin ko. Pero kumikita sa real, siya may cheque. Diba? Kasi hindi mo kailangan magaling dito, magaling dito. Ang kailangan mo, tamang attitude ito with the business. So, anong attitude ang pinag-usapan? Yung may good learning and listening attitude. Hindi porque bata yung apply mo, hindi mo na pakinggan. Kaya yung naging apply, kasi mas nauli siya sa'yo. Ibig sabihin, mas marami siyang alam kaysa sa'yo. Tama ba yun? Yes. Siguro, sa pagiging doktor, dal-doktor ka, magaling ka. Pero pag royal ang pag-uusapan at networking, mas magaling kami kaysa sa'yo. Tama ba yun? Yes. Kasi lahat naman ngayon, may kanya-kanya alam eh. Tama ba yun? Hello? Yes. Pero pag royal ang pinag-uusapan, sa akin kayo makikinig. Bakit? Mas nauli kami sa'yo. Hello? Yes. So, have a good listening and learning attitude. Have a yes applying attitude. Pwede ba pag yung apply nyo nag-suggest sa isang bagay, ang sagot nyo, yes. Di ba no complaint? Tama ba yan? Yes. Kasi, kunwari, attend tayo ng training, ano sagot? Yes! And apply, you know, yes, apply. Uli? Yes! Attend tayo ng training? Yes, apply! Ganun. Hello? Yes. Obey first before you complain. Yes. Bakit? We will not suggest anything to you that will harm you. Yes. Whatever we suggest to you, ibig sabihin nagawa na namin yan. And it will do you good. Maliwanag po? Yes. Maliwanag po? Because we are interconnected with each other. Remember? If you become successful, you become successful as well. Kung hindi ka tumita, hindi na makikita. Tama ba yan? So, have a good and listening and learning attitude. And have a belief system. Ang tao buong loob, yan ang yung mayaman. Yung sira, wasak, kate, ang loob, hindi yung mayaman yan. Maliwanag? So, believe in the company, the people behind the company, believe in the products, become the products of the products, believe in the marketing plan, believe in your upline. Yung upline nyo, kahit pasaway yung paminsan-minsan, the fear pack sila nang invite sa inyo, that's more than enough for you to be always thankful to your upline. Liwanag? Yes. Kasama niyo ba apply niyo? Yes. Sabi niyo, I love you apply. I love you. Salam, di ba? Then believe in your downline because your downline is your money line. Yes. Kaya kayo may check it sa downline niyo. Yes. Tama ba yun? Yes. So ano ang ginagawa sa mga downline? Number, don't call them downline. Address them as partner. Number two, you motivate, you cast vision, you equip your downline. Tama? Mayamanin nyo. Kasi pag yumaman yung downline nyo, yayaman nyo. Kaya sabihin sa downline nyo ngayon, partner! Partner! I love you more. I love you more. Believe also in your cross line because your cross lines are the greatest support line and they're always available. Believe in yourself. Useless! Believe kayo sa maraming tao, maraming bagay, maliban sa sarili nyo. Handa nyo, walang taong baliwala. Kung kaya nila, kaya nyo rin. Yes. Kung anong meron kayo, enough na yan para yumama kayo. Huwag na kayo maghanap na iba. Yung iba kasi masyado discontented sa sarili. Tama ba yun? Ang daming reklamo sa sarili. Pulot ang buhok, i-straight. Ang daming mga ayaw sa sarili. Kung anong meron ka, enough na yan. Naniniwala ba kayo doon? Yes! I used to believe na pag matangkad ako, mas maging successful ako. Pero dito, ganito lang, kahit natin lang sa akin ng Diyos, sabi ko, enough na ako para yung maging successful ako. Tama? Hindi mo kailangan matangkad, para nagtigalayan ka ng tao eh. Tama ba yun? Yes! So, look within you. Ask yourself, ano mo meron ako na pwede mo magamit sa negosyo sa rin? And then, cultivate it, pagyamanin ninyo. Aliwanan ko? Magaling ka magturo, eh dito ka, doon ka i-capitalize. Magaling ka maghakot, eh di hakot lahat ang gawin mo dito. Eh yumaman nila dito, ABC lang ang ginagawa eh. Oo, eh di makapag-present eh. So ABC lang ang ginagawa niya. Yung naman, nag-inan na kayo. Tama ba yan? Oo, centering nga lang ginagawa niya, dala ng tao dito. Kasi di marunong mag-present. Pero dahil alam niya, yun siya gifted, yun ang ginagawa niya. Malawin po? Yes. So, believe in yourself, believe in God, because God is the source of all strength. Yes. If your God is your business partner, you will never lose. You and God is a majority. Yes.
Tama ba yan? Yes. And always be committed. Be committed to your dreams. Okay? Don't stop until you were able to achieve all your dreams in life. And sabi ko kanina, meron kayong hirap na daranasan dito. So expect for discouragement. There will always be discouragement. In this kind of business, may mga stages kayong dadaan. The first one is the excitement stage. I'm sure dinaanan niyo na yan. Tama ba yan? Yes. Pero hindi na ilimihinto doon. After the excitement stage, it becomes messy. You become discouraged. Kasi ito na yung mga time na nagtataya ng error kayo. May mga na-invite kayo na sumasablay, ayaw, ini-injang kayo. Tama ba yan? Yes. And the tendency is for you to be discouraged. Suggestion ko, tuloy niyo lang. Tuloy niyo. Po? Because after the discouragement phase, comes the momentum phase. Yes. Diba po? And since we're living in a balanced world, low polarity, pag may negative, may positive. Tama ba yan? Yes. Pag puro negative na, ma-excite ka na. Bakit? Puro positive na yung darating. Yes! Ano yun? And excitement is very, very important. Dapat lagi excited. Sino dito pag gising sa umaga, excited? Yan naman yung mayaman tao. Pero yung mga para lagi na makayan. Diba? Mag-i-invite kapag ganyan. Sano mo. Sano yung sasali sa'yo? Walang hindi ka nakaka-excite. Tama ba yun? Tapos magsalita ka pa. Bale, sama ba lang. Sasama sa'yo. Tama ba yun? Pero sumulong excited ka. Oh, grabe, grabe. Diba gano'n? Mahahawa yun. Tama ba yun? Pwede niya naiintindihan, sasali yun. Maniwala kayo sa'kin. Excitement is very important. The problem is, to maintain the excitement, you need to be knowledgeable because your knowledge is directly proportional to your excitement. Yung excitement yung minsan, superficial, kasi hindi kayo knowledgeable sa business. Pag ako, talagang ko na sa Royale, excited pa rin ako. Hindi pa rin ako makatulog ang gano'n. Di ba? Eh, talagang ko na sa Royale. Ako pinapaganda sa iyo din sa Royale. Tama ba yun? Pero yung excitement ko, hindi pumapanaw. Bakit? Lalo ko inaaral along the way. Lalo ko pinag-aaralin at lalo ko na-appreciate yung negosyo na. Maliwanan po? So be excited and always focus and have a goal. Pag may goal ka kasi, naka-anchor yung galaw mo sa pangarap mo, maliwala kayo sa akin, hindi kayo i-give up. Yes. Kahit may mag-negative sa inyo, hindi kayo i-give up. Bakit? Meron kang tinitingnan pag-aas na bagay, matayog na bagay. Kita nyo sa isang pusakal na lugar, kahit may nagpapatayan, meron isa doon naglalaban na nanahimik lang kahit may nagpapatayan sa likod niya. Bakit? Nakakonsentrate siya sa tampak-tampak niya na banda. Lalaban niya pagkatapos yun, may pag-patient siya. May pagkain siya sa table ng pamilya niya. Paliwanag ko ba yun? Yes. So dapat ganun kayo. Focus kayo. At may pangarap kayo, may gusto kayo maputin. Paliwanag ko? Yes. Isipin niyo, ang tao mas na-encourage at hindi gumigive up pag may pangarap. Meron siyang ina-up. I-reject man yan na maraming beses, hindi yan, hindi yan ma-apektuhan. Kaya I'm challenging you, and I'm challenging right now. If there's something that should last between your dreams and the rejection and the discouragement, it should always be your dreams. Huwag kayo papayag dahil sa isang discouragement na experience nyo, i-give up na kayo. Bakit? Pag gumive up kayo, sino matalo? Kayo din. Yes. Pero dahil sa kanya, naniwala ka sa kanya, hindi kayo umamat. Papahay ka ba doon? Kaya pa kayo nilidiscourage kaya reject, isipin nyo, mahal ba kayo ng tao yun? At kung mahal ba kayo, ang tanong, ma-pride ba yun? Baka ma-pride lang yun, kaya kanya reject. O kaya naman, baka, ignorante, hindi niya kasi itin kayo yung negosyo. O kaya, baka naman kasi natatakot siya na pagka tinuloy-tuloy mo to, ikaw yayaman sila rin din. Yes. Tama ko ba yan? Yes. Pag gano'n ang tingin nyo, dapat hindi sumasama loob nyo. Ako pag nare-reject, hindi sumasama ang loob ko. Noong una, biyak-iyak pa ako, makagulgul ako na doon sa isang pote, magandun mo. Pero ngayon, hindi na. Nasanay na ako. Bakit? Kumapal na yung mukha ko. Tama ba yan? Instead, pag ako nire-reject, ang tingin ko doon, para ako nagbabalitanis. Ganun. Masakit man, okay na. Kasi sabi ko, sabihin niyo mo pa panahon. Okay, baka hindi ka para dito. Tama? Hello? Yes! Pag kayo nare-reject, ito gawin nyo. Yung tao nare-reject sa inyo, titigan nyo mabuti sa mata. And then, imagine mo yung mukha niya hanggang magbukantain yung itsura niya. Pag nagbukantain na siya,
Umiti na kayo, tapos iwanan nyo na siya. Bakit? Ah, yun eh, lalapitan pa yung tayo, siyempre hindi. Kaya every time yung malapit dyan, ikaw may nalalayo. At hindi ka lalapit sa kanya. Tama ba yan? Hello? Yes! Subukan nyo effective yun. Basta huwag nyo na sasabihin na tayo siya. Tama ba yun? Kasi kung asawa nyo yun, lalo hindi makakalabas. Kawahin ka lalo nun. Tama ba yan? So, yan po yan. Alright? So I started with a mindset, I will end with a mindset. Sabi dito, before you transform your wallet from poor to rich, you got to transform your spirit from poor to rich. The bottom line is, mindset pa rin. You have to have a proper mindset. Because your mindset is your way of thinking. It determines your behavior. Whatever your mindset is, it determines your behavior. And at the same time, it determines your outlook and your mental attitude. Ba't ka ba madaling nagagalit? Dahil sa isang platikong mani. Pinagpapatayan niya, nagpapatayan kayo kung sino malalalo, kung si Erat, o si ano, di ba ganun? Ba't ang bilis mong mapulo? Kasi mali ang iyong mindset. Mababaw pa kasi. Yung mababaw na tao, yan yung madaling mapulo. Yung very malalalim na tao, hindi kaganda ang pupulo. Tama ba yan? Ganun din sa pagyaman. Kung tama ang iyong mindset, hindi ka basta-basta humigip up, hindi ka basta-basta humihin to. Maliwanag po? Yes. At this point in time, I want to ask a serious question. Sino talaga gusto mag-millionaire dito? Asa ka ba? Yes. Sino gusto mag-millionaire in 3 months time? Yes. Taas! Gusto nyo? Yes! Kung mapapatuloy ako sa inyo, nayayama kayo in 3 months time, gagawin nyo? Yes! Alam nyo sikreto? Have a mindset. Let me propose to you a mindset that you will think every day until it becomes your second nature. Okay na ba yan? Yes. Number one, para magkaroon kayo ng magandang resulta, pwede ba starting today, ang isipin nyo na lagi yung mga pangarap nyo? Yes. Ha? Hindi si Judith ha? Judith ng Meralco, Judith ng Nawasa, hindi yun. Yung pangarap na gusto mong mabot. Number two, pagdating sa negosyo, 5 pairs in 30 days, okay? Yes. Okay na nyo. Mindset pala yan, ayaw nyo na rin. Yes! Tandaan nyo, ang mindset parang thermostat ng aircon. Pag sinet mo yan sa temperature na 24 degrees, mainit man sa umpisa, at any given time, later on, magiging 24 degrees na rin yan. Ibig sabihin, ganito rito. Pari kayo, parang hihirap kayo, parang imposible, kinakalaban nyo. Kinokon pa nyo, tama ba yan? But if you keep on thinking about this, tandaan nyo, mangyayari yan. Parang thermostat. Bakit? Sinet mo na sa ganyan eh. Maliwanag po? Yes. Kita nyo mga nanalo sa loto, nakamindset sila doon sa numerong inaalagaan nila. Tama ba yun? Yes. Hello? Yes. Oh. So ganun din dito sa negosyo. Pwede ba ang pangarap nyo starting today, nakiinisip nyo ngayon? Yes. It takes 21 days to make or break a habit. Hello? Yes. So have a 5 pairs mindset every in 30 days. Kaya? Yes. Kaya? One day a week? Yes! Alright. Hindi na yata ng konti. Maintain natin. Number four. Become masters and mentors. Yes! Become a valuable distributor. Yes! Become an executive circle. Yes! In 3 months time. Yes! Diba? Who will take the challenge? Taas ang kamay. Ready na kayo? Yes! Sabi sa inyo, pag ikaw napakunahayan ko, wala kayong excuse. Wala kayong choice kung iayama kayo. Okay ba yun? Yes! Okay. Ready na kayo? Yes! After this, tapos na tayo. Kasi, lagot na ako. Overtime. Okay. Tingnan nyo ha. Kung ito magiging mindset nyo for the next 30 days, look at the result after 3 months. Okay? Mathematically, I can prove that to you na posible yun siya sabi ko. That you will become a millionaire in 3 months time. Okay? So, i-plug natin ha, 3 months. Anong date ngayon? 24. September 24. You join and you start this kind of mindset today, September 24. So 1 month after, that would be October 24. Ang goal mo, yung pangarap mo matupad. Pero you start with doing the business of Royale. Dapat maka 4 directs ka at maka 5 matches ka on your first month. Diba? First month mo to? Yes. Sa 2,000 na lang per match, magkano kita mo?
10,000 pesos. Remember, networking is replication. You need to replicate yourself. Tama ba yan? Yes. Multiply yourself. So, ano gagawin mo? Itong 5 downlines mo sa ANP, tuturuan mo rin ng ganitong mindset. Tama ba yan? Yes. So that in 1 month, ito rin ang magiging mindset nila. Tama? Yes. Yung 5, kukuha ng tipa 5. So, meron ba kayong 5 times 10, ilan? 50. Ganun din dito, 50. Tama? Yes. Magkano kita mo doon, your second month? Meron 100,000. Tama? Ganun din, third level, yung 50 downlines mo dito, same mindset din, low multiplication. Puturuan mo din. Ganun din, yung 50, kukuha natin sa 10. Meron kang 500 distributor sa teammate, 500 distributor dito. Third month pa lang, milyonaryo ka na sa Royale. Grabe! Ang 50% activity rate, kaso ka pa rin sa mga 6 months, milyonaryo ka pa rin. At 25%, mabagal ka, hindi pa rin masama. Bakit? In 1 year, 2 months, milyonaryo ka pa rin sa Royale. Si Almario, Pupong de los Santos, it took him only 8 months to become a millionaire of Royale. So, ito sabihin, achievable ito, posible ito. Eh, hindi naman kasing ganda ngayon ng Royale yung dati. Mas maganda si Royale ngayon. Tama ba yan? Yes. Kaya mas mabilis. Ito yung mga pangarap na sinasabi ko. Yan dapat alaman ang utak niyo. Maliwanag po? Yan ang iniisip niyo dapat every single day. And stay focused on the dreams. If you do that, then it will happen. Let's all declare, one, two, ready, go? I am rich. Your journey, Royale, started today. God bless you and God bless you.